Alright guys, right YouTube, today I'm going to do a flight review of my recently unboxed Firefox C129. This is the 6-axis RC helicopter, 4-channel, and fly barless, and with a brush motor, and with an advertised flight time of 15 minutes. So with the altitude hold, with the one key takeoff feature, and six axis gyro, and what else. So okay, without further ado, I'm going to do a flight review of this RC helicopter from Firefox. Actually, in my opinion, this is the rebranded version of Isshin E129. And anyway, this is the flight review of this RC helicopter with the altitude hold and with one key takeoff feature. And yung parang feature niya is like sa quadcopter. Okay, so first let's turn on the controller, then let's insert the battery, and then lapag natin sa flat surface because of the initialization of a 6-axis gyro. Then let's bind by pushing the left stick all the way up and all the way down until you heard a beep sound, meaning pag may beep sound na siya, meaning it's already bound. So let's go ahead and have a flight review of this RC helicopter. Okay guys, on YouTube, ito tayo. Actually, katatapos lang ng Super Typhoon Rolly, and the Typhoon Vamcon, or the Typhoon tawag doon, Typhoon Ulysses. That's why kung mapapansin nyo guys, yung dati pinapaliparan namin na sports complex ay sira-sira yung bubong, and then yung mga trees, yung mga puno, pudpud yung mga dahon. Wala kang halos makikitang dahon, puro sanga na lang, puro twigs and branches because of the Super Typhoon Rolly. So anyway, let's have a blast with this RC helicopter. Okay, Firefox C129. Okay, let's go ahead. Sanay ako sa ano eh, sa manual helicopter. Ito pala, may dalawang may dalawang paraan pala para i-unlock yung motor niya. Una yung down and out na stick combination command, and yung ano, yung one key takeoff. So unahin na lang natin yung one key takeoff. Okay, here we go. One key takeoff. Okay, yun. So umangat yung RC helicopter ng like 1.5 meters above ground level. So yun, swabbing pali pa rin. Smooth na smooth, and napaka easy na i-maintain yung altitude niya, kasi nga wala siyang, I mean, may altitude hold siya na feature, so very easy to maintain ng ano, ang altitude niya. So walang problema. Okay, and ang napansin ko lang na, kasi napalipad ko na rin to ng ilang beses, yung napansin ko lang dito ay yung ano, yung parang wala siyang high rate and low rate. So parang naka-maintain lang sa isang rate yung ano, yung lipad niya. So parang ano lang siya, normal rate lang. And then pangalawang napansin kong for me na negative ay yung ano, yung pagka yung ide-descend mo siya, mabagal.
mabagal yung descent niya, yung pag gusto mo siyang pababain. Ayun, mabagal, ayun, mabagal. Oh. And then pag ascend naman, mabagal naman. Because siguro of the altitude hold feature ng RC helicopter na to. Mabagal kasi because of the altitude hold feature. Pero overall, napaka swabbing pala pa rin. Very fun to fly. And napaka, as usual, tulad nung dati kong Ishin E119, napaka quiet ng motor niya. Napaka tahimik. Alas wala kang maririnig na ingay ng ano, ng motor and propeller. So napaka quiet niya na helicopter. Very fun to fly because of altitude hold. Hindi ka mo problema sa kakaisip ng kung babagsak siya o hindi, or pag maintain ng kanyang height or altitude, hindi ka mo problema, hindi mo po problemahin. Ano, so may advertised flight time siya na 15 minutes, so let's see. Tatagal siya ng 15 minutes sa medyo conservative flying style lang, ikot-ikot lang. So napaka basic lang, napaka easy na gamitin. Kahit isang kamay mo lang gamitin mo, pwede, kasi nga may altitude hold eh. Ano, so very easy lang. Ano, actually hands free. Oh. May konting hangin lang kasi kaya tinatangay siya ng hangin, may konting drift eh. Pero kung walang hangin to, napaka steady lang ito. Okay, lagyan natin ng konting forward trim para medyo laban sa hangin pag hands free. So ayun guys, oh. Very easy to fly. And then yun lang talaga, parang mayroon talaga siya yung mabagal yung ano niya, yung ascend, you know, yung throttle niya mabagal. And yung descend niya, yung pag gusto mo siyang pababain, medyo mabagal. And medyo hindi ko gusto yung kasi pag medyo may tatamaan kang isang bagay, possible mong possible na mahuli ang lahat bago ano, bago mo may baba yung RC helicopter. Possible na tumama sa halimbawa sa puno, sa sanga. Yun, medyo delikado kasi mabagal nga yung ano niya, yung pag descend niya o yung pagbaba niya, pagbaba ng altitude. But overall, napaka beginner friendly tong RC helicopter na to. Ano, saka yung 6 axis gyro niya napaka stable. Ayun, no? Super stable. Super stable ng 6 axis gyro niya. Ayun, no? Yep. Ba, lumayo. Ayun, no? Umiikot siya. Oh. Umiikot siya sa ano, eh, oh. Kasi siya sa mga posting bahakal. So, yun na nga, going back dun sa ano, sa medyo sluggish na descend and ascending functionality nitong RC helicopter na to. Yun ang for me na ano, negative sa kanya. Although meron naman siyang ano, yung tulad ng nabanggit ko dun sa ano ko, sa flight test ko, flight demo nung nakarang video ko nito. May ano naman siya, pagka parang emergency stop naman siya. Pagka medyo babangga na siya, pwede mo siyang patayin dito. May parang ano, may ano siya eh. Etong switch na to, yung one key take off niya, pwede mo rin gamitin as a emergency stop pag medyo may tatamaan na bagay itong RC helicopter na to. Pwede mo itong gamitin, itong emergency button na to.
Okay guys, once again, this is a Firefox C129 6-axis gyro helicopter with altitude hold feature, and yung parang ano nya, pag unlock ng motor is like parang sa quadcopter. So very easy because of the altitude hold, very easy to fly. Okay, try ko yung ano, try ko yung stick combination command para i-unlock ang motor ng RC helicopter na to. Aba, merong ano ah, totoong helicopter ah. So stick combination command, kung paano mo siya i-unlock yung motor ng RC helicopter na to. So both sticks down and out, and then yon, kung makikita nyo, nag-start na yung motor, and then yon, pwede mo nang paliparin. So ganoon lang ka-easy guys, napaka-easy gamitin ng helicopter na to. Down and out combination, stick combination command, or you can just use the very easy button, yung one key takeoff. So napaka-easy lang. Teka, may totoong helicopter eh. Lumilipad eh. Gumagawa ng aerial survey eh. So ayan guys, ayan yung kasalukuyan lumilipad yung ano, yung Firefox C129 RC helicopter. So napaka-quiet nya, very easy to fly. Huwag mo lang akong babanggain. So ayan guys, oh, very easy to fly na RC helicopter. Ayun, ikot-ikot lang. Ayan, ayan guys, yung Firefox C129 altitude hold RC helicopter. Ang daming feature nito, RC helicopter na to. Unang-una nga yung one key takeoff, and then yung altitude hold, pangalawa, and then yung stick combination command kung paano mo siya i-unlock, and then yung parang emergency stop button, eto rin yon, yung one key takeoff. Okay, let's try again. Papakita ko sa inyo yung yung emergency stop button ng RC helicopter na to. Dito tayo sa damuhan para again hindi masasaktan yung ano, hindi magkakadamage yung RC helicopter pag bumagsak. So okay, eto yung one key takeoff guys. Okay, in 3, 2, 1, in 3, 2, 1, in 3. Okay, 3, 2, 1. Ayun, ayun guys, oh, biglang namatay yung ano, yung motor nya, kusang namatay nung pinindot ko yung ano, one key takeoff ng like 3 seconds long press. So okay, let's start again. One key takeoff. Ayun, very easy, may konting breeze. Yun lang talaga yung ano nito. Tulad doon sinabi ko, kasi wala siyang ano eh, wala siyang high rate at low rate eh, parang isang rate lang yung ano niya eh, flight mode niya eh. Kaya pag may konting breeze, medyo ingat kayo guys pag ito yung gamit nyo. Kasi nga because of isang ano lang siya, isang flight mode lang siya. So hindi ko alam kung ito yung pinaka high rate niya or low rate eh. So yun, pagka medyo may konting breeze, ingat lang pagka gagamitin nyo to. Huwag kayo magpapalipad pagka sobrang lakas ng hangin, kasi tatangayin to sigurado. Kasi una fixed pitch helicopter to eh. Pangalawa, brush motor siya, kaya hindi siya ganun kalakas lumaban sa ere or sa hangin or sa breeze. Okay, Firefox C129, gamitin na natin agad sa malobat, kasi yung flight time niya naman, yung advertised is 15 minutes eh. Let's see, although wala akong official na stopwatch, pero let's just find out kung aabot nga siya ng ano, ng 15 minutes. Tantiyahan na lang.
saka tingnan na lang natin sa haba ng video na to. Makikita naman natin eh, may ano naman tayo eh. May oras naman tayo kung gaano kahaba tong video na to eh. So, yun, Firefox C129. And then makikita naman pala natin kasi may ano siya eh, tulad nung E119 may ano siya, may LED light siya sa likod. Makikita natin, magbi-blink naman siya pag low bat na siya eh. Pag low voltage na yung battery niya eh. Sa ngayon hindi pa eh. Let's see. Ayan, wala pa. Pula pa siya oh. Mapapansin nyo guys oh. Ayan oh. Ah, teka, teka. Pakita ko yung LED light. Ayan, ayan. Eto guys oh. Ayan yung LED light niya. Ayan yung indicator din na low bat na siya. Magbi-blink siya. Parang mag-alarm siya. Through ano, blinking. Ayan, lipad-lipad lang muna. So yun lang talaga yung descend and ascend lang talaga yung mabagal sa kanya guys. Kasi nga dahil sa altitude hold, ayun yung nakaka parang nagpi-prevent sa kanya para mag-ascend or descend ng mabilis, because of the altitude hold feature. Ayan guys oh, hands free oh. Ang kahirap-hirap oh. Ayan na naman. Ito yung mga bagong generation ng RC helicopter ngayon, may altitude hold na, very easy for the beginners na, super beginner friendly na, hindi na maghihirap na makapagpalipad yung mga beginner or for those RC pilot na with a very little flying experience, madali na sa kanila makapagpalipad ng RC helicopter because of the altitude hold feature. Okay, some tricks lang. Okay, balik. Okay guys, you're still watching flight demo ng Firefox C129 dito pa rin sa Pakol Sports Complex, Naga City, kung saan na sinira din ito ni Super Typhoon Rolly. Tapos nag second demotion naman si Bagyong Ulysses just kahapon lang. So 1 week lang yung pagitan ng dalawang bagyo, una super typhoon, basta napakadaming bagyong dumaan dito sa Bicol, almost 4 yata, dalawang malakas, yung Rolly saka Ulysses, yun yung pinakamalakas na dalawa. Pinakamalakas yung ano, yung Rolly, yung Quinta unang bagyo nitong October yata, parang warm up lang yun eh, parang intro lang yun eh, ng Super Typhoon Rolly pala. But anyway, balik tayo dito sa sa Firefox C129. Ayan, medyo ano pa rin, mabalasik pa rin to si C129. Full of energy pa rin to si C129. Tingnan nga natin kung wala, ganun pa rin. Hindi pa nag hindi pa nagbi-blink yung ano niya, yung LED light niya sa likod. So long flying ano to, long flying RC helicopter, long playing. Ayan, wala pa rin oh. Ayan guys oh, hindi pa rin siya nagbi-blink oh. Ayan oh. Ay, ayan, nagbi-blink na siya oh. Okay, that's it. Let's see. Ayan, nagbi-blink na siya guys. So yun oh, kung mapapansin nyo, teka, pakita ko sa inyo. Nagbi-blink na siya, ibig sabihin na low voltage na siya eh. Ayan o. So yun, kung papatayin mo lang siya, i-ano mo lang, push mo lang, pull mo lang yung left stick all the way down ng around mga 3 seconds din, long press din, then maglalak na yung motor niya or mamamatay yung motor niya. So let's see guys. Ayan o, kung nakikita nyo guys o. Ayan o, nagbi-blink na siya. Ibig sabihin low bat na siya. Ayan lang. Ayan lang yung di maganda sa binili ko. Kasi yung binili ko is only the standard package. Ibig sabihin, isang ano lang siya, isang battery lang. So, yun, isang liparan lang tayo guys. And then, wala akong dalang power bank. Kaya, ayun, isang liparan lang talaga to. But anyway, this is the flight review. This is my flight review of a Firefox
C-129 fly barless RC helicopter with altitude hold feature and with one key takeoff feature dito sa remote nya, and what else, with a 15 minutes flight time. So all in all, sulit na sulit tong RC helicopter na to, especially sa mga baguhang RC pilot, RC helicopter pilot. Napaka beginner friendly, swak na swak. Okay guys, thank you for watching and have a nice day.